Magandang araw mga kasabong. Engineer Sunny Magtibay po ng Red Cobra Game Farm. Nagkaroon po tayo ng mga discussion last few weeks ng about the breeding. Pero syempre alam naman natin na itong panahon na ito ngayon ay panahon naman po ng mga paghahanda na tinatawag natin dahil ang dami po nating stag derbies. So pupuntahan natin yung preconditioning. Pag-aaralan natin, share ko sa inyo ang preconditioning naman natin. Kasi para sa akin, pwedeng nag-precondition ka lang tapos kunting oras, pwede mo na siyang ilaban than the 21 days. Kasi alam ko naman po, meron kayong kanya-kanyang 21 days conditioning na alam na or 15 days or 28 day conditioning. Ngayon, share ko sa inyo yung kahalagahan po nitong ating preconditioning. Ito po ang pinaka-foundation na gagawin natin. Siguro, sa pagtatapos ng ating discussion, pag nadaanan natin itong preconditioning natin, pag-uusapan natin dito yung ating feeding guide kung paano, yung ating, syempre, yung ating mga vitamins na ibibigay dito, mental preparation, physical preparation, lahat po yan ay pag-uusapan natin dito sa preconditioning na ito, mga kasabong. Pag ito po ay natapos, gusto ko mismo kayo ang magsasabi sa akin kung alin ba ang mas maganda, yung ating natutunang 21 days conditioning o yung dadaan tayo sa preconditioning stage na sinasabi ko po mga kasabong. Kasi sa tagal ko pong nagsasabong, hinahanap ko lagi yung tinatawag na laging kulang. Kapag ako'y may 21 days conditioning, araw na ng laban, nag-iisip ako parang gusto ko pang i-extend. Kasi parang kulang pa yung oras na yon. Parang may hinahanap ako doon sa nagiging palo ng manok ko. Even though ibinigay ko na lahat ng masarap na pagkain, masarap na vitamins, lahat ng training, ini-expect ko, upon giving all these vitamins, pagkain, and training, dapat super na yung manok ko on the 21st day, on the fight day, mga kasabong. Pero, yun nga, kulang. Kaya, abangan po ninyo yung ating hihimay-himayin, yung ating preconditioning, mga kasabong, na kung saan, syempre, sasamahan ninyo ko. Kaya like, subscribe, and share. Magandang araw mga kasabong. Ay, ito na. Ang hinihintay natin, preconditioning na po tayo na series natin. Ang pag-precondition po ay ginagawa po natin yan para ma-maximize naman po natin yung full potential ng ating manok. Patitibayin natin ng konti, we will make them healthy, we will make them aware doon sa situation. Kasi alam naman po natin, ang manok ay creature of habit. Any changes on their habit stresses them. Actually, yung ating preconditioning at conditioning natin, dyan po iikot doon po sa katagang yung nabanggit ko sa inyo. Kaya po diba, mapapansin ninyo, hindi pa po natin napapag-usapan yung pag-maintain ng ating mga manok. Meron tayong ginagawa na inililipat-lipat natin sila ng pwesto. Napapansin nyo ba na kapag inilipat natin ng pwesto ang ating mga manok, bigla silang parang nagugulat sila sa lugar. Diba? Nagtititilaok sila, ini-establish uli nila ang kanilang territory. So yung mga yan, mga kasabong, i-build natin yan doon sa ating tinatawag na preconditioning. Sa paghahanda, kailangan alam natin yung mga dapat nating i-establish. Ano yung unang-una nating i-establish doon sa preconditioning? Bago natin sila ipasok sa preconditioning, kailangan kabisado na natin yung pagkain na ibibigay natin sa kanila. Kung anumang mixing, ano? Gusto ko pong ibigay sa inyo o i-share yung konti kong natutunan pagdating po sa pagpapakain. Number one po dapat, bago kayo pumasok doon sa 21 days conditioning yung tinatawag o inyong pinapractice, dapat yung manok ninyo ay sanay na doon sa patuka. At least one month na yung manok ninyo ay kumakain na ng ganong klase. At least one month, ano? So, yung pagkain na yon during the precon, di ba, minsan ang precon natin, inaabot ng isang buwan, dalawang buwan, yung pagkain na yon, yun na ang tuloy-tuloy na gagamitin natin sa kanya hanggang doon sa 21 days conditioning. By doing this, mga kasabong, ang manok po natin ay hindi nag-a-adjust sa kanilang pagkain. So, mga kasabong,
isinishare ko sa inyo yung importance na yung manok natin ay nakapag-adapt na doon sa pagkain na yon. Merong iba nga, mga kasabong, all throughout the year, eh yun na yung pagkain nila. Di ba? Hindi ko po sinasabi sa inyo na ito, particular na pagkain, ito maganda, ito binigay ko sa inyo, maganda, hindi po. Ang kailangan natin, mga kasabong, is yung consistency nito na naibigay na natin sa naina natin. Mapapansin ninyo, yung manok ninyo, kung 21 days condition ninyo, kasi uso po noon, nung medyo early days ng paghahanda, alam nyo, high school pa lang, naghahanda ako, actually elementary, yung baong ko, iniipong ko. Ngayon, inagaw ko kasi po ang paghahanda sa aking ama. Sabi ko sa aking ama, there is a scientific way ng paghahanda. Kasi ang father ko dati noon, araw ng laban, mga kasabong, magbibiyak nyo ng isang itlog galing doon sa kung saan na inahin namin na native, ano, ihahalo doon sa concentrate. Kasi dati noon, nung panahon namin, ang concentrate talagang the best of the best. Parang yan, eh, kumbaga sa ano, pinakain mo na sa Shangri-La restaurant yung manok mo. I mean tayo, di ba? Parang ang sarap-sarap na ng pagkain doon na kung saan naninibago yung manok. Kasi kada inaabangan ko yung father ko kasi mahaba yung kalsada doon sa amin, makikita mo na kaagad. Di hapon pa lang, inaabangan ko talaga dumating yung father ko. Makikita ko sa di kalayuan, walang daladalang manok, wala rin daladalang bihag. Ibig sabihin, mga kasabong, patay, utas yun. Kaya malungkot, di ba? Kaya inagaw ko yung paghahanda. What I will do before, iniipon ko yung bahon ko, mga kasabong. Tinatsaga ko talaga na yung magkano ba ang bahon ko noon? 2 piso. Yung papiso-piso na yon, siguro ilang buwan, mga 2 buwan, makakaipon ako ng pera na sapat na pambili ng pellets, ng concentrate, ng mga vitamins. Then, gagawin ko na yung 21 days conditioning ko na ginawa kong programa. Di ba? Kailangan ko ng pakainin ng masarap. May mga tendency pa nga kasabong na minsan nauubusan ka. Halimbawa, nasa 14th day ka, naubusan ka ngayon ng patuka. Eh, medyo mahirap bumili ng patuka dahil malalayo yung lugar. So what I will do, kanin ang binibigay ko kasi sabi ko, carbohydrates, hindi masyado mag-change feeding. But anyway, dapat talaga consistent yan. So yun mga kasabong, by doing that, napansin ko after 21 days, hindi ako masaya, hindi ako happy. Napapanood ko yung mga labanan ng mga big time, aba, yung mga manok nila, ang lalakas. Ang sasarap ng ano, palitan ng palo, hindi nagbabago yung fighting style. So, naisipan ko na kailangan ma-establish ko yung pagkain. Bakit ka mo? Kasi, on the first day of conditioning mo, pahihirapan mo yung manok mo, lalo na't magsusunod tayo, may mga libro tayong sinusunod na sinasabi doon, 10 plies, 10 runs. Isipin mo mga kasabong, titraining ka, nagpapakahirap ka, tapos babaguhin ko pa yung pagkain mo. So definitely, it would affect your performance. So, nag-a-adjust ka sa pagkain, nag-a-adjust ka sa training, and so on and so forth. Ang daming adjustment. Nag-a-adjust ka rin sa vitamin. Kasi noong unang panahon, hindi naman ako nagbibigay ng mga B-complex na yan para sa maintenance ng manok. Diba? Sa 21 days lang talaga yan. Kasi buti nga, nauso nung medyo later days yung makakabili ka na ng 1cc, bibili ka lang ng isang hiringgilya, makakabili ka ng tingi-tingi na B-complex, di ba mga kasabong? Nag-innovate na rin yung mga kasabong para ma-reach out natin yung mga magsasabong na may pailan-ilan lang manok. So yun po. Number one, yun kahit doon pa lamang po, na-establish natin yung kanilang feeding guide, yung feeding na ibibigay natin kung ano yung existing ninyo, would make your day so perfect. Oh, pagkain lamang po, yung manok nyo, tuloy-tuloy, nakakapag-adjust. Mapapansin nyo, after 15 days na tuloy-tuloy, lalakas din silang kumain. Kasi yung iba, sinasabi nila, kung kailan hinanda, humina kumain. Siyempre po, nag-change feeding kayo. Anong in-expect nyo? Sanay sila dito sa kung ano-anong binibigay mo lang, di ba? And then suddenly, magbibigay ka na ngayon ng mga high-protein pellets, di ba? Bibili ka na ng mga royal concentrate, mga ganun, di ba? So, maninibago, mag-a-adjust. Sabi ko nga po, ang mga manok natin is a creature of habit. Habit na nila yon. Bakit natin babaguhin? Eh kasi bibigyan natin ng mas sustansya. Kaya dapat ay i-a-adjust natin yung pagkain, yung haba bago natin sila ipasok doon sa 21 days conditioning natin. So sa pre-con, mga kapatid, sa madaling salita, mag-change feeding tayo kung ano ang plano natin gamitin doon sa ating 21 days conditioning. Mahaba ba? Opo. Kung saan makikita ninyo yung manok ninyo, kapag yan ay nagkaroon ka na ng physical training sa 21 days conditioning, well-adjusted na siya.
So itong preko natin, mapapansin nyo, is a foundation ng ating paghahanda. So, okay. Ngayon, dapat i-prepare na rin po natin mga kasabong or magbibigay na rin tayo ng ating mga supplements, vitamins and supplement. Bakit po? Kasi po may mga vitamins na yung mga manok natin, eh, medyo nag-iinit yung katawan. Diba mga kasabong? Yung mga vitamins na yan, minsan nasisira yung kanilang fighting style o discarte during the fight or that during the 21 days conditioning kasi hindi sila sanay. So yan, ini-introduce na natin dito pa lamang po sa part ng preconditioning mga kasabong. So, in such a way na yung manok natin during dito sa preco natin kasi meron po tayong may mga tinatawag pa rin tayong physical training ay nare-replenish yung mga nawawalang nutrients sa kanilang katawan, di ba? Kasi tinitraining natin sila, ini-stress natin sila. Kasi kapag hindi po natin tinulungan sila at hindi tayo nagbigay ng supplement during the preconditioning stage, pwede po silang ma-stress at magkasakit na. Magugulat ka, nagkasipon, tumablay yung manok mo, o hindi nagtunaw is because humihina yung kanyang resistensya, na-stress siya, tapos hindi natin siya binibigyan ng tamang supplement o balancing supplement para siya ay mabilis na maka-recover. Kaya yung iba minsan nagkakaroon ng parang trauma, 'di ba? Pag naghahanda sila, tricak, oh, ang dami nilang hinahanda kasi yung engineer, ang daming nagkakaproblema, ang daming nagkakasakit o humihina is kasi po medyo kulang. So sa precon pa lang, i-establish na po natin 'yan. Pwede po tayo magbigay o magturok ng B-complex once a week, ano, para doon sa ating piniprecon. And then pwede rin tayong magbigay ng ating mga cod liver oil or vitamin E once a week din para yung balahibo nila. Oo, ano, lalo pa, halimbawa, minsan lalo mag-stag, hindi pa yung iba, hindi pa fully developed or yung iba, hindi natin napapansin, hindi pa matured, dapat bigyan natin ng supplement kasi po, malaki ang nawawala sa kanila during their development ng kanilang balahibo. Kung hindi naman maiwasan, kasi minsan, may mga stag tayo na kailangan ipriko na natin kasi ito, malapit na yung labanan, pero hindi pa ganun kano. Kaya lang, iiwasan lang natin yung masyado natin silang hahawakan, lalo na doon sa mga part na sila ay naglulugon pa ng kaunti, mga kasabong. So yan, haba na ba? Opo, mahaba na ang discussion natin doon pa lang sa feeding and vitamin and supplement. May dalawang part po ang ating paghahanda sa ating precon. Yan po ay ang mental conditioning at ang physical conditioning. Alam nyo, pwede po tayong mag-prepare ng manok natin kahit na yung mental nga lang, malaking bagay na yung physical, medyo I give it a lighter kapag ka ang pinag-uusapan po natin ay stag. Pagka, okay, maganda po na mas physical yung kanilang pag-training is because, syempre, minsan hindi natin namo-monitor sila during the maintenance period or nag-molt. Nag-accumulate sila ng pots, tumataba sila. So, sa mental conditioning, ito po, sa stag, number one na hindi dapat nating kinakaligtaan. Ang hardening. Ano? So, may mga mananabong na hindi na po sila nag-hardening. Oy, maganda naman result engineer. Hindi na kami nag-hardening. Pero mga kasabong, that is limited. Kalimitan do sa malalaking farm. And how you will do it? Ha? Tuturuan ko po kayo.